knowing that he that is such is subverted, and sinned, being condemned of himself. And I shall send Artemas unto thee, or Tychicus. Be diligent to come unto me to Nicopolis, for I have determined there to winter. Greetings, send us the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. Let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Sabay-sabay. All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong masalita again. Tapusin namin ngayong gabi, Panginoon, ang book of Titus. I pray na makita namin kung paano maglingkod sa inyo by means of observing and studying this book, Panginoon, kung paano yung lingkod si Paul ay nalalayan din, tinuruan ng lingkod si Titus, Panginoon, kung saan makita namin yung mga dapat namin gawin at dapat namin iwasan ngayong gabi. I pray kayo pamanguna lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good evening po ulit sa lahat. Good evening po. Title po nito. Sa verse 9, yun na lang title natin. Avoid foolish questions. So sa dami nun, hindi natin tatapusin. Pero actually, ang daming pwedeng topic dito eh. Ito, pwedeng maintain good works. Kaso nakadalawang good works na tayo. Kung naalala niyo sa Titus lang ha. Ay na ba? Hello, check. Ayan. So, dalawa po yan. Yung chapter 2, a pattern of good works, and then zealous of good works sa second part ng chapter 2. So, yan ang tema ng Titus eh, no? Again ha, summarize lang natin or wrap up. Acknowledging of the truth. Then, holding fast the faithful word. So, yung mga ng pastor, no? Sabihin natin requirements. And a pattern of good works, sa lahat naman yan, that cannot be condemned. So maganda yung ginagawa mo, pattern na yon, hindi yon tsambahan. Amen? Parang soul winning. Yan nga, parang yun naka, ano akong ganun, parang medyo, ano eh, defensive ba? Kasi hindi naman natin pinapaano. Pero in a way, pinapalangalandakan talaga natin na soul winning church tayo. Amen? Nakalagay ba yan? Dyan. Kasi nga, sakit sa utak na isipin na church din nag-soul win. Amen? Amen. So, naging defensive yung basta, ngayon ang naging defensive dahil na siguro na ano din nila na hindi sila masyadong gusto-soul winning. Kaya dapat yung ating gawain, pattern na, hindi na yan something na gusto-soul winning, dapat di na tayo tanongin na ganun. Automatic yun, dapat. Hindi every anniversary lang kung may programa. And then, zealous. So, ganun din. So, lahat ng mabuting gawa, ano yun? Parang automatic sa atin yun. Hindi tayo yung pipilitin pa. Amen? Amen. Amen? Amen. Magsaluhin tayo. Amen? Amen. Yung mga parang ano, lagi mong gaganun eh, na attend kayo. Amen? Amen. Atin kayo lagi ha. Parang hindi ganun kasilos eh. Parang, di ba? So maganda pag zilos. Alam mo, magandang gawain yan. Hindi naman yan. Hindi tayo parang katoliko na pag Pasko, ano, reactive. Mari ano. Di ba? So kaya nga, hindi natin minamak, pero parang ganun na rin para maintindihan natin na mga bagay na maganda, dapat kahiligan natin. Amen? Amen. Ano ba yung term na yung kahiligan? Parang gano'n na rin. Kasi nga, gusto mo lagi. Di ba? Hinahanap mo pag wala. Ayan. Laging ginagawa. And then, last week, medyo na gano'n yung ano natin, no? Salvation, ano to, last week. So, marami tayong yung mga kasinungalingan, inalis natin. Okay, tinukoy natin para iwasan natin yung nabanggit kanina. Sinabi yun, by the washing of the generation, di ba? So, naalala nyo yun. Dinify natin yung tamang interpretation nun. Pero anyway, tayo naligtas dahil sa kanyang awa. Amen? Amen. Wala, kaya di tayo magmamalaki dapat. Never. Okay?
Basta paglalaki natin kasi maganda yun, di ba? Tayo na ligtas! Ligtas ako! Dati mong yabang ka? Hindi, ligtas ako sila, hindi eh. Di ba? Eh, dapat pagyabang ko, ganun ba? Hindi nga, according to His mercy. So, eh, yung baptist ako, eh, pagmamalay ko. Ano yan? Kinirarangal ko, ako, iglesia ni Manalo. Eh, ganun yan eh, nakikita niyo yung ano, pattern. Kaya hindi tayo nakikibaptist day. Salamat at baptist tayo, pero hindi tayo lalagpas doon na una na tuloy yung sa Sunday pa yun eh. But anyway. So, tayo ay kinawa ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ligtas tayo. Pero according to His mercy. Ngayon naman, tatapusin natin. Medyo, nung batang Kristiyano po ako, ito yung medyo nakahiligaw kasi nga, nakita ko na, again, sa lahat naman ng bagay, superior ng Panginoon. Amen? Ang Bible, ang Diyos. Pero isang mga napansin ko, kasi nga nung bagong Kristiyano ako, syempre unahin mo, gospel, yun ang lagi mong unahin eh. Si Jesus mismo, kung paano siya nagministeryo, paano siya sumagot, diba? Ano yung mga sinabi niya, ginawa niya. Habang inaaral ko yun, syempre nakukumpara ko sa mga dating, yung marami, kahit katoliko ka, marami ka nang narinig na kwento about Jesus, diba? Pero may mga mapansin kang kakaiba. Yung pag tinignan mo yung details. Okay? At isa, kung mga laging ginagawa ni Jesus, hindi na kayo nagugulat ha. Isa mga napansin kong ginagawa niya lagi, adalas, di ba? Sobrang dalas. Di may narinig siyang ano. Tuturuan niya na yun, nasagutin niya. At lumalapit din naman sa kanya, di ba? Minsan siya yung tatanungin. At bakit siya tinatanong? So, dalawang klase lagi. Iba gusto matuto, iba gusto mangasal. So, yung gusto matuto, natututo. Kasi maganda yung mga sagot ng Panginoon eh. Eh, yung gusto mangasal, lalo na asal. Sila yung maasal. Gusto nilang asalin si Jesus. Sila bandang huli yung makapahiya. Okay? So, maganda yan. Kaso, dito naman, so, naalala nyo, medyo may ganito rin admonition si Paul kay Timothy. Amen? So, parallel kasi yan eh. So, isa sa mga ginagawa natin dapat, tayo po'y nag-aaral and therefore, yung pag-aaral, kasama dyan, nagtatanungan, hindi nang pwedeng, hindi ka mag-iisip. Diba? Though, iba nga, ganun ang style. Sa mga maraming discipline ngayon, kung ano yung sabihin sa kanila, yun na yun, kasi yun na yun eh. Nari, ano bang ano ngayon? Yung vitamin C daw, nakakatulong sa pag-alis na sipon. Nari, ganun. Pero according to studies, wala palang ganun. Hindi pala totoo. Pero feeling mo kasi, gumagaling ka, so gagawin mo yun, no? At ano pa yung mga naalala ko natin, yung itlog. Diba? May time na yung itlog daw ay iniiwasan ng mga tao kasi nasabi ng mga doktor, pag itlog ka ng itlog, ikaw ay tataas yung kolesterol mo, hindi ka magiging healthy. Eh bandang huli, binawi. Hindi pala. So even sa science, kahit saan, dapat tinatanong mo bakit nga ba? Ganun ba talaga? At yung iba naman, yung cancer daw, skin cancer. Paano tayo nagkakasin skin cancer? Pag ano po, pag ikaw ay lagi ka nasa araw, magkaka-skin cancer ka. Yan ang sabi ngayon, ha? Pero pag nagtataka ka, sandali, ba't yung mga ano, lagi nakababad nga dati, wala nang skin cancer? Nabalitaan ba kayo skin cancer dati? So parang may mali na naman. So gusto ko sabihin dito, pag nag-aaral tayo, talagang parte ng pag-aaral yung pagtatanungan. Huwag kayong ma-offend. Amen? Kaya nga, nabagi ito si Brother Roger ka noong, alam mo yun, Sunday. So talagang ano eh, nandun na, makakaya lang kami. E tapos na, busog na busog. Di siyempre, kwentuhan muna. So, yun nga, answer prayer, maayos siyang kausap. So, kahit may mga topic kami, hindi kami pareho. Pero, ang bandang uli, sabi niya, which is yun nga yung pinag-pray ko na, ano, sabi niya, ako naman, hindi ako madaling ma-offend, gusto ko lang pag-usapan, ganyan. So, maganda, kaya nga parang nagkaroon ako bigla ng kaibigan na hindi ko na mahiningi. No, parang ina, hiningi ko. So, kaya ang ano niya, lagi daw kami mag-communicate. So, okay na okay sa akin yun. Eh, sa panahon ngayon, ay dali ng kahit internet, di ba?
Kahit tawagan mo sa abroad, di ka gastos ng masyadong ano. Sakali, yun, makakadiskusyon ako sana yun. Kasi ano pa lang siya eh, nasabi naman niya, di ba, nag-uumpisa pa lang ulit siya sa pananampalataya. So, pag nagkataon, ako pa yung mayiging ano niya. Pero sa ibang bagay, makakatulong din siya sa atin. Amen? So, malinaw ba yun? So, never sana sa panahon natin, sa church natin, na may naka-ano din kasi akong ganyan. Kasi basta may time na naguturo ako sa isang lugar, hindi sabihin saan. Pero yung isa, parang pinapaboran ako, parang, ayun, binobola ako or what. May nagtanong sa akin, sabi nung isa, huwag mo nang tanongin yun, paniwalaan mo lang eh, di ba? Yan sabi sa Bible, di ba? So medyo na ano, kasi mas gusto ko ngayon nagtatanong. Kasi pag nagtanong, malalaman mo kay exactly kung nasaan siya eh. Ganun din kayo. So never sana nating, huwag yung tanong si pastor, yun nga gusto ko eh. Wag lang itong topic natin ngayon na foolish question. Okay, so pasok natin to ha. So kaya legitimate na isang pag-aaral sa church, normal yung tanungan. Pero sinabi din sa Bible na may pagkakataon na minsan kailangan mo iwasan. Bakit? Ito na nga. Ito yung mga specific topic na dahil yes, nag-aaral tayo, nagtatanungan tayo. Minsan, ang style ng iba para tayo ay masabi natin ma-discourage, magtatanong ng mga foolish question. Paano naging foolish pastor yung question? Question nga lang yun eh. Di ba? Naalala ko si Bud, parang nung bago-bago si Bud sa amin dati. Ganun eh. Naalala ko yun. Paano mo magiging mali? Tanong nga lang yun eh. Di ba? Pero minsan may maling tanong. Ano maling tanong? Matanong nga eh. Parang yung sumagot sa akin kailan lang, baptist na tayo eh. Sabi ba naman, ito yung binigay sa akin sa Peter. Kumbaga may assumption ka kasi. Naintindihan niyo ba yung sa'yo ng assumption? Hindi yun ano ah. Hindi yun si Mary ah. Ano yung sabihin ng assumption? Ito yung mga bagay na kalimutan ko tuloy. Ano? Pinagpapalagay. Okay, pwede ganun. Akala, pinaniwalaan mong tama, or minsan naman, tama talaga. Kaya mo pinaniwalaan tama kasi tama talaga. Pero, nag-ano nga tayo ng lesson ulit. No? Asa na ba yung aking? Kasi na yung notes natin dito, yan. Dito ba yung aking? Stylus. Ano yung stylus ko? Anyway, yan. O, yan. Ano yan? O, bago. Tagal na yan, ha? Saan tayo? Ministry training. Ano yan? Dulo. Tagal ko lang di gawa nito. Nasa na yun? Yan. Okay. So, ano yan? Kunwari yan ang representation ng katotohanan, ha? Truth. So, lahat ng nasa loob ng circle na yan, totoo. Nasa labas, hindi totoo. Halinaw? Okay. Ngayon, yung nalalaman ni Stephen na totoo, kasi nag-aaral siya eh. So, yung mga totohanan na nakukuha niya, iba hindi. Okay, sabi natin ganito. Kahit bata pa siya, marami na siyang alam, pero yung ibang totoo, alam niya. Sa palagay niya, yung ibang hindi totoo, totoo. Makita niya yan? So yung pumasok dito, ito yung katotohanan, ito yung Stephen. Yes, yan. Yung ibang katotohanan, naintindihan ni Stephen at pinaniniwalaan niya. Pero meron siyang ibang pinaniniwalaan na hindi totoo. Pero may ibang totoo naman ay hindi totoo na hindi niya rin pinaniniwalaan. Nakita niyo yan? So yun yung, again, set yan ha. Set 1, set 2. Yung iba, nag-intersect, which is, ngayon, habang nagmamature si Stephen, naintindihan niya yung mas maraming katotohanan at syempre hindi niya pinaniniwalaan yung
hindi totoo. Okay? So, ganun din tayo ngayon. Maaaring si Yesha naman, dito naman si Yesha Unari, pag nag-drawing ako ng ganito, anong sabihin niyan? Why? Okay? So, yung ibang pinaniniwala, ito yung katotohanan, so, yung ibang katotohanan, pinaniniwala ni Yesha. Pero, yung ibang pinaniniwala ni Yesha na ala naitindihan niya at pinaniniwala niya, hindi naitindihan ni Stephen at hindi pinaniniwalaan. Ito yun. Ay, mali. Ito pala yun. Okay? Ito yung katotohanan na pinaniniwala ni Stephen na hindi pinaniniwala ni Yesha. Ngayon, yung nag-intersect, ito yung talagang totoo and then pareho nila pinaniniwalaan. Okay? Eh, ano to? Oh, ito yung hindi katotohanan na pareho nilang pinaniniwalaan. Okay, so again, habang nagmamature, palapit ka ng palapit dito sa buong circle na to. Which is again, walang taong ganun. Perfect ka na no kung andun ka na. Okay? So ba tayo napunta dito? Sa? Foolish question. Yan. Assumption. Very good, no? So, ito ngayon yung ina-assume mo na minsan okay ka lang mag-assume kasi hindi naman... Meron ka talaga nitong circle na to, meron kang mga naiintindihan at pinaniniwalaan. Hindi ka pwedeng, so ibig sabihin ko lang, may mga assumption ka tama, may mga assumption ka mali. Hindi masamang mag-assume, pero bakit sinasabi natin minsan na assume, assume, assume ka dyan? Kasi pag lagi kang, ang bilis mong, ito ka. Ay, hali, undo. Yeah. Ang dami yung pinaniniwalaan, no? Laki ng circle mo, pero... pinagpapalagay mo lang pala na gano'n, pero hindi pala. Okay, so again, mas maganda ng ganito ka. Si Peter. Ano mas maganda circle? Itong kay Peter o kay, kay Christian? Mari lang ha. Ay, mas marami akong paniniwalaan, pero karami ang pininiwalaan mo, mali. Or, maliit lang yung pininiwalaan mo kasi nag-umpisa ka pa lang eh. Pero, dahil maganda yung... learning ano mo, method mo, mas marami kang paniniwalaan na tama. Mas okay na yun, okay? So, yan. So, hindi masama mag-assume, pero siguro doon mo yung tama. Ngayon, isa sa mga paano natin nalalaman yung tama, minsan nagtatanong ka. Isa sa mga, minsan sa mga bata naman, pag masyadong mahihain, ayaw magtanong. Hindi rin maganda yun. Kasi parang sinasabi mo na natatakot ka magkamali or malaman nilang di mo alam yun. Eh, paano nga dalawak pa rin yung kalaman mo? So, hindi rin maganda. Kaya ngayon, dapat magtanong tayo. Okay, nandun na tayo. So, ano ngayon yung mga foolish question na dapat natin iwasan? Galik tayo dito. Ngayon, tatanong ka dito. Ano yan? O kaya, ganito yung tanong mo. May konting ano, may sayad sa katotohanan, pero ang laki nung area na alam mong posibleng haka-haka or malamang di totoo. Katulad ng nasa utak mo lagi, puro mga fiction, di ba? Puro kamunduhan. Iahalo mo pa yan, katulad ng mga kaibigan natin katoliko, di ba? So iba, walang pakialam doon sa nasa reno, pero yung iba, talagang naglalabang pa nila yun. So sa iba naman na isa, hindi ka ba naniniwala na mayroong Jesus? O siyempre naniniwala ako, hindi naman yun ang point. Sabi ko, hindi naman idol to, yan talaga si Jesus eh. O, sandali. Paano nasabi? Una, wala nakakita no, pangalawa, hindi siya long hair. Hindi, yan talaga yun eh. So sana naintindihan niya natin yung ano ha. So ngayon, ano na yung papasok nga sa foolish question? Yung mga walang kabagay-bagay, walang talagang mga kalokohan. Ang like on tayo, ano dito si Soriano eh. Alam nyo na kasi isa sa mga hindi natin ginagawa ito, hindi lang po kay Tito sinabi ito. Sinabi rin ito kay Timothy. Mga foolish question, genealogy, contention. So, sabihin, lalo pag pastor ka, mauubos yung oras mo kung lahat na lang ng tanong, papatulan mo. Okay? So, may mga bagay na talagang legit eh. Kasi itong ano, binabasa ako. Hindi ko nga masyadong natuloy pa kasi nag-prepare ako dito. Pero may magandang tanong eh. Sa Hebrews 6 na naman, no? Later, yan, ulit natin yun. But anyway, yun, okay yung pag-usapan. Pero pag walang bagay-bagay, tinanong ba naman yung Soriano? Parang ayoko nang sabihin eh. Kasi nga, kalokohan eh.
Di ba? Alam niyo ba yun? O yun na yun. Ayoko na sabihin kasi. So pinatulad niya. So alam na alam mo ngayon na itong taong to, wala siya doon para magturo eh. Yung iba sa tao, nagpapasikat, kaya gusto niya, kahit anong itanong nyo, sagutin nyo yan. Ganun yun ako, kapag kayo kung alam kong walang kwenta, sa Facebook iba, mga ano yun, siyadong keyboard warrior, ibig sabihin, kayo, gusto niya lahat, nakapansin siya, ganyan. Pansin na pansin yun eh. Iba naman, mga, nga tulad niya, kasi mga ano, sa support yung mga yan, Aprikano, sa mga Pilipino, ganun. Well, report ng report kung kani-kanino, hindi naman lang pakailan yung ibang tao sa kanila. May nakadebate pala akong ganito, isang araw, ganyan. Kinukwento lahat, parang iba naman. Anyway, so minsan kailangan nating iwasan pag walang kabagay-bagay at tansyado mo na rin yung sitwasyon naman ay walang kabagay-bagay. So ako madalas iaano ko lang yung mga iwa-warning yan ko lang iba para hindi naman magmukhang yung iba katulad yan. Yung puro yan kasi ang balita this week, di ba? Nasa Reno. Ang dami, nag-i-amen pa. Di, amen, Panginoong Jesus. Pong Nazareno. So, pag wala man lang kahit isang boss, dalawang boses na nagsabi na, oy, pag ano yan, ang idol, ano yan, mga idols yan. So, nasabihin nila, parang okay lang to. Kasi parang feeling nila. Kaya nabanggit ko sa inyo last time, di ako active sa Facebook, pero nung napagtanto ko na sandali, andun yung mga tao eh. At naluloko sila. So nung wala na ang gagawin, para lang wala tayong makaaway, ganun. Hindi pwede yun. Kung gusto mo talaga ng tulungan itong mga taong to, hindi mo kailangan maging pastor, di ba? Kailangan mo lang maging concern. Ngayon, siguro doon yung mga pinagasabi mo rin. Okay? So yeah, so may mga pagkakataon na pag talagang dumaan sa ating sapat natin, na gusto winning tayo, magtatanong ng walang kabagay-bagay, sinasabi tayo, iwasan mo na agad. Amen? Huwag kang magsayang ng oras. Dahil, sabi rin sa Bible, di ba, sa Proverbs, ano sabi doon, yung magkasunod, answer not a fool according to his folly, lest thou be like unto him. So, pag pinatulan mo yung kanyang walang kwentang tanong, ano yung sabihin nun? Pinaburan mo yung walang kwentang tanong, pinatulan mo, and parang sinabi mo na, this is worthy of my time, and hindi naman. Okay? So, pangalawang bagay sa ito, genealogy. Ano yung genealogy? Mabilis lang, no? Ito po yung saling lahi. Ano ba? Yung mga lahi-lahi. Okay, kung saan ka nang galing, kaninong anak ka ba, at yung anak, yung tatay mo, sinong anak, at, sorry, yung tatay mo, sinong tatay, yung tatay niya, tatay niya. Kung saan ka nang galing. Basically, mga, ano to, mga race, di ba? Tsaka family tree. Okay? So, bakit daw natin iiwasan yan? Nabanggit natin yung foolish question, obvious na yun eh, pero minsan, pinapatulad nga ng iba. Pero pati pala yung genealogy, bakit daw dapat natin hindi yan patulan? Iwasan mo na. Bakit? So, nabanggit sa Timothy yata sinabi yung endless genealogy. Kasi po yan, pag pinatulan mo yung genealogy na yan, isa sa mga anong mali ko? Yan, EA pala yun, genealogy. So, neither humanity's question rather than godly edifying. Okay? So, binanggit ni Paul kay Timothy naman, endless genealogy. No? So, dito, genealogy lang. Kasi nga, endless yan, walang patutunguhan yan. Amen? Ngayong panahon ng Panginoon, tsaka ng Bible, binigyan niya ng halaga. Pero actually, later, siya rin sisira doon eh. Ibig sabihin, later pala, yung genealogy, importante dyan. Mayroon tayong preaching dito na, yung ano, basta about yung pagiging anak mo sa pananampalataya. Diba? Tama ba? So, yun ang mas importante. Sa Timothy yata yun, no? So, kasi, hindi mo mapipili mo sa anak mo, yung tatay mo, diba? Paano kung pinanganak mo saan? Ibig sabihin, disadvantage ka na agad. In a way, pero spiritually, hindi tayo ganun. Anytime na makakilala ka sa Panginoon, wala pa kailang Aprikano ka pa, Indiano ka, Koreano ka, di ba? Does it matter to God? So ngayon, in genealogy, huwag na natin yung bigyan ng halaga. Okay?
So, bakit yung nasabi yan? Kasi mayroon pa rin mga Kristiyano na even sa panahon natin, ano, Hudyo ka ba? Bakit mo sinusunod dyan? Ganyan. Pagpabol sa kanila, ayan pala, yung pagkakaiba namin ni Brother Roger yan sa Israel. Nabanggit ko lang yung mga basta parang ano. So, obviously, fortunately, sakay siya doon. No? Kasi nga, yung tinuro sa kanila at marami namang baptist na gano'n. Pero anyway, kaya isa yan sa mga iniwasan dapat, kasi does it matter? I mean, kaya lang sinasabi siya nung nasa Genesis pa tayo, Exodus, Deuteronomy especially, Numbers. So, yung binabanggit lagi doon, naalala nyo, di ba, yung sa Bible quiz natin, Exodus. Ang batas, ang sa isang tao ay batas din sa inyo. Naalala nyo ba yun? Mga nauna dito. O ano sabihin? Ay, kung batas sa kanya, pareho lang sa mga foreigner na later, nag-ano na rin doon, tumira na rin sa Israel, sumamba na rin sa tunay na Diyos. Ay sabihin, walang pakialam ng Diyos doon. Amen? Ginamit niya lang na illustration yon sa panahon nila na yes, importante talaga yung lahi mo kasi yung lahi mo, yung anak mo, ikaw magtuturo dyan. And therefore, yung pananampalataya niya, magiging pananampalataya niya. Pananampalataya, magiging pananampalataya niya. By default. Pero alam na natin, lalo sa panahon ngayon, hindi ganun eh. Hindi mo pwedeng pilitin ng kahit sinong tao na maniwala isang bagay na ayaw niya. Okay? So, at naintindihan natin sa Bible, nagkaganon talaga. I mean, alam niyo nangyari sa Israel-Juda, di ba? Lumayo sila. Marami sa kanilang lumayo sa Panginoon. So, mautuwa ba ang Diyos doon? Sila pa rin ba yung people of God kahit na-reject nila si Jesus, for example? Hindi na. Okay? Kaya yung genealogy na yan, tapos na yan. Tapos na tayo dyan. Meron lang in-illustrate ang Diyos dyan. And then, hindi na. Wala na. Di ba? So, hindi, sabihin na sa Ezra, talagang hinahanap pa nila yung genealogy ng ano, tapos pag hindi napakita, tsaka sa Nehemiah, di ba? Paralel kasi yun eh. They were taken out of the priesthood. O, totoo naman. Pero ngayon, sino ba ang priest ngayon? Sino ng priest ngayon? Sino ng priest ngayon? Sino yung priest ngayon? Sino yung mga priest ngayon? Lahat ng save. Matapos lang ata natin sa 1 Peter, di ba? Ilan ba yun? Mga pinili. A royal priesthood. O sino daw yung royal priesthood? Lahat ng mananampalataya, lahat ng ligtas. Yung church, basically. So, ba't kailangan mo pa ng genealogy? At lalong ba't mo kailangan siya, sabi ko kanina? Yan nga, genealogy. Hindi mo pwedeng gamitin yung sinabi sa Ezra. Kasi nga, lahat ng mananampalataya, priest na eh. O, paano yan? So, baliwala na yun sa atin dapat. Kaya sinasabi dito ngayon, tinuturo kay Titus at kay Timothy, huwag ka na makipagtalong kaninong anak, wala na tayong pakialam doon, wala nang halaga sa panahon natin ngayon. Okay? So, pag may nag-ano sa'yo, anak ka ba na ganyan? Ganyan. Eh, kahit sa Matthew tsaka sa Luke, magkakatalo din eh. Yan pala, gusto ko sabihin. No? Sa Matthew tsaka sa Luke, nung dinescribe yung genealogy ni Jesus, okay? So, importante yun, in a way, pero in a way, hindi. Bakit? Kasi makikita nyo doon, nagkaiba yun eh. Kasi nga, yung isa doon kay Mary, yung isa doon kay Joseph. Pero hindi sinabing ganun. Eh, kasi yung ibang mga contentious, mapakasang tayo sa contentious, doon na kayo magkakaroon ng problema. Bandang huli, ayaw mo na maniwala sa Bible kasi, iba sa Matthew, iba sa Luke eh. Paano yan? Pag hindi mo masagot, wala nang sinabing ganyan eh. Pero actually, may ano yun, may tinignan ko rin yun eh. Ang kilig, I believe, dun sa Matthew kay Joseph, kasi nga, ang kilig ng Gospel of Matthew, the kingship of Jesus. Kaya pinili dun yung mga hari na linya ni David. Okay, kay, humiwalay kasi yan kay sa Luke, sa ano eh, yung anak ni David, yung kay Nathan, di ba? Alala nyo yun, alam nyo yun. So, hindi naman hari si Nathan. So, bakit kay Matthew, yung mga hari, yung lineage ng hari? Kasi nga, yun ang focus ng Matthew. Okay, so yung sabi ko dito, pwede natin aralin din yun, pero pag talagang nailito ka na, doon ano muna sa importante, yung genealogies, pwede mo yung isang tabi. Yun ang sinasabi ko dito. Amen? Kasi nga, again, hindi natin pwede balikan yun, hindi inay mo sila lahat, di ba? Tapos ngayon, by faith naman tayo, anak ng Diyos,
bakit pagtatalunan pa natin yan? At maraming ganyan mga kulto ngayon, as in, to the point na inaalam pa nila, anong tribe ka ba? Ha? Mutante pa ba yun? Yung mga Mormon, saka yung mga Armstrongism, ganyan yan eh. Kesyo yung kaya daw pinagpala European, saka yung Amerikano, mga lahi daw ni Joseph, ano nalaman yun? Eh pag ikaw, wala kang alam, bilin mo yung aking libro, bili ka naman, ayun pala yun. Eh tas, yung tunay na Bible, nasabi sa'yo, iwasan mo yan. Kung saan maniniwala? So iwasan na natin yun. Ang dami pwede nating aralin na dapat aralin. Kaysa dyan. Okay, move on tayo ha. Contentions. Eh pasto, di ba talaga nang ipagtalo minsan tayo? Pero iba kasi yung contentious, saka yung contention, yung kung saan mo gustong makakaway. Kung natin, meron tayong ka-fellowship. Alam mo ito, medyo... Eh lalo sa workplace, for example, mag-umpisa ka ba ng debate sa workplace? Di ba, doon ka lang para magtrabaho, wala kang kinalaman supposedly yung ano. O kaya sa, yun, may fellowship yung mga pastor, may fellowship ganyan. Di, tingnan mo na lang kung ano yung pagkakasunduan nyo. Ngayon, kung ikaw yung leader, di ba yun? Kung may influence ka na dyan at alam mo na yung masama at mabuti, yung tama, depende kung gano'ng ka-pure mo gusto maging yung samaan, pwede niyong pag-usapan yung topic niya yan. Pero hindi kayo mag-uumpisa ng contentious na wala lang para lang mapakita kung magaling ka. Okay? So ako, nasabihin akong ganyan. Pero sabi ko, andali eh. Gusto niyang naman eh. Kasi soul winning topic yun eh. Di, kaya nakita ko rin, mahina sa soul winning kasi mahina sa doctrine na soul winning. Ngayon, nung inayaw mo na ako isa dalawang beses, hindi sige, bahala na kayo dyan. Papanoorin ko na lang kayo anong mangyayari sa ministry niyo. Ganun na lang. Sorry, kasi ngayon hindi ko na i-bring up sa kanila yun kasi na-bring up ko na, na ilang beses na eh. So, ganun lang. Amen? So, hindi na contentious, di ba? Ganun lang yun. Ano na isang tawin lang eh, sa tabaho, gusto mong i-win. Oh, anong gagawin mo? Oh, syempre may mga masagasaan talaga yan ha. Ano, Katoliko siya, umumon. Ngayon, nung in-open mo sa kanya, okay lang sa kanya, di okay. Di unti-untiin mo. Kasi okay sa kanya. Talaga naman dapat okay. Kasi katotohanan niya. Ngayon, pag nakita mo na, medyo nataniman siya ng kung anong bomba ng sinungalingan dyan, inaaway ka, di, since workplace naman yun, di mo kailangan makipag-away for the sake of what? Di ba? Nakita niyo yung diferensya? Ayan. So, dapat hindi tayo ma-i-label na ganyan ng tama, ha? Obviously, yung iba na mag-i-label ng ganyan, mali naman. Di ba? Pero sana hindi tayo maging makilala dahil itong taong to lagi gusto debate. Itong taong to kung ano yung alam niyang sasabog yung usapan, yun ang yun ipapasok niya, 'di ba? Hindi ganoon sana. Amen. Inyon. And then ano pa? Striving about the law, ito yung medyo kailangan din maintindihan, no? So again, yung batas, yung tama at mali, dapat pinaglalaban natin 'yan. Pero again, pag alam mo na either hindi sa panahon ngayon na unalalin si Paul, 'di ba? May panganahon din na makipag-strive siya eh. Kasi, yun pa lang naman talaga yung, alam mo na, nung nag-uumpisa yung church nun eh, tsaka talagang sinusubukan niya yung mga Hudyo. Ngayon, later, natuto rin siya. Kasi talagang tinta niya, pambira, ayaw nitong mga to, masyado malalim yung kasinungalingan na tinanggap na ito. So, hindi rin niya gawain na ngayon na makipag-away dahil mga pag-away. Para lang makipag-away. Naintindihan niyo ba yun? So what he did, at ganun din tayo dapat, is share mo yung gospel and then other things. Batas pa rin yun, pero hindi ka dapat makipag-away about the law. So sana nakuha niyo yun, ha? Bakit daw? Ito yung dahilan. So kung medyo hindi pa nakuha yung foolish question, genealogy, contention, striving about the law, ito yung pwede mong gawing basihan. Paano mo nasabi isang bagay foolish, at contentious, tsaka striving. Okay? Yung mga bagay na walang pakinabang. Okay, kunwari, ikaw ay makikipag-usap. Eh, nag-share ka ng salita ng Diyos, gusto mong maligtas siya. So, yun ang nasa utang mo, yung goal mo yan. Pag yung soul winning tayo, isang ano yan, dalawang oras, mayroon lang tayong time. So, lahat ng makakasira doon sa ating goal, iwasan mo. Kunwari, marami naman tao, pwede kang sharean. Tapos, itong isan to, gustong pag-usapan, walang kabagay-bagay, walang kinalaman sa kaligtasan. Bibigyan mo ba siyang panahon doon? Matatuturo niya sa ating seminar, isa sa mga tinatopic natin, ipagsatabi mo muna, okay? Isatabi mo muna, sige, kasi yung mga tao talaga may, ano yan, may uhaw yan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon,
Pwede mong isabihin, pwede po natin i-topic yan after this. No? Punta natin maligtas ka muna kasi hindi mo rin maintindihan naman yan eh. Ganon, ganon tayo. So pag hindi ka pakipakinabang isang bagay, ano pa? Marami tayong mga naging kaibigan, iba-iba kung ano yung pinagkakabalaan sa buhay, no? Iba, mga Christian groups din yan. Ano yung mga ipopopose silang gagawin? Minsan, walang kabagay-bagay. Minsan, Bible study group. Mag-aaral, pero yung mga tao hindi ligtas. For example, ganun. So, naano ko yun, walang patutunguhan to. Ganun din kahit mga churches. Ang magano tayo, sport fest, okay naman yan. Kaso minsan, yung mga gusto mong fellowship, iba yung pananampalataya sa'yo. Or iba naman, na-addict naman masyado. Masarap mag-basket. Kasi may mga taong ganun, addict sa basket. Iba, alam nyo ba yun? Bad, may mga kilala ko pang ganun. Yung mga ganun, meron akong... Yung isang pastor na nakilala ko, ganun eh. Siya nagkwento. Di kwento ka lang. Bandang ulit, ganun yung tema ng kwento niya. Alam mo ba, bad? Ako, inapunta na sa gantong lugar at nag-ganyan pa. Oh, galing. Anong ginawa niya? Basketball, fellowship. E di, okay lang eh. E buhay niya yun. Siya, pinatanong ko, kayo ang soul winning po, kamusta naman? May schedule ba kayo? Minsan, may... Doon ako, sandali lang. Ano nangyari? Nakita niyo ba yun? So, pag hindi ka pakinabang isang bagay, hindi mo, doon mo i-define. Dapat, alam mo kung ano yung pakipakinabang, kabaligtaran nun ay vain, diba? At saka unprofitable. So, dapat alam mo yung importante at kapakipakinabang. Then, obserba mo yung sarili mo. Saan mo ba nauubos yung oras mo? Puro debate ba? May panahon yan eh. Pero hindi debate sa atin ha. Ang term natin is discussion. Diba? Ibig sabihin, pag-usapan lang natin. Pero pag debate na iba, pag linagyan ng title lagad yan. Manood kayo sa aking YouTube. Didebatihin ko itong... Sa King James po, talagang sinabi sa atin na iwasan yung debate. Kasi ang goal talaga niya, pahiya yung isa, magmukha akong magaling. Dahil sa aking mga pagsasalita. Pero aminin ko sa inyo, minsan may matututunan ka rin. Kaso, ano? Ito yun, non-profitable. Parang genealogy, may matutunan ka rin. Pero yung profit mo, maliit. At yung cost, no, sa oras mo, ay malaki. So kahit sa anong business, hindi mo papasukin yung ganun. Diba? Na, yes, kikita ka, ganito lang. Yung gastos mo, ganito. Papasukin mo. Ano ka? So ganun minsan sa, may mga activity sa mga Kristiyano minsan, walang kapakipakinabang. Kung meron man, masyadong maliit. At ang kaya sabi dito, umiwas tayo dun, okay? So another point, sabi dito, yun nga, no, medyo papasok siya sa bandang foolishness at saka contention. So meron daw mga tao, mapapansin ka, kaya ang galing sa Bible eh, ano niya eh, in-example niya na agad, baka hindi mo pa naintindihan yun eh. May mga tao daw na sinabihan mo na heretic. Pag sinabi heretic po, mas gusto niya yung hindi katotohanan. Okay? Kaya obserbahan mo agad, ano bang gusto nitong taong to? Ano ba yung, ba't gustong gusto niya pag-usapan niya yung malang abagay-bagay? At kinakampihan niya, for example, yung mali. Okay? Mapansin mo naman agad dyan. For example, ang tanong ka, anong pinaniniwala mo dito? Bakit? Ano yung Bible verse? Yung mga ganong tanong pa lang, malalaman mo na yan. Ngayon, pag pinaigot-igot ka na ng turo ng ano, may tinukin, napakinggan ko kayo sa turo tao. Sige, pagbigyan mo lang, pero kung ikaw kasi yung dapat, again, kaya nga alam mo dapat yan eh. Binigay mo na yung Bible na malinaw, verse. Ay, malinaw. Paliwanag na maikli lang, pero malinaw. Pero pwede ko bang ipaliwanag yan ng gusto? Pero ito yung malinaw. Pag sinabi heretic, ayaw niya doon sa malinaw at sa totoo. Tingnan natin sa dictionary. Pag sinabi lang heretic, pinaniniwalaan yung hindi dapat pinaniniwalaan at ayaw paniwalaan yung dapat paniwalaan. Tingnan natin ha. Pero iba na yung spelling kasi dad ng heretic ngayon eh. Inalis lang naman yung ano. E. Okay. Yan. Pero yan din yun. Sabi dito, a person who differs in opinion, so medyo mababaw to eh, no? Basta iba na yung opinion, heretic na. Mali naman yun. Pero obviously ito, ano kasi ito eh? Alam mo na, secular ano to eh, definition, okay? Sabi dyan, especially baptized member of a Roman Catholic, so medyo mali din, no? So anyway, ito pwede, number two. One who differs in opinion from an accepted belief or doctrine. Pero yung tanong nga dyan, sinong nag-accept?
Pero ngayon, ilagay lang natin sa tamang concept yung Bible. Okay, pag sinabi sa Bible, tama. Pag iba yung tinuturo mo, heretic ka. Ganun lang yan. For example, si Iglesia ni Manalo nga, ang malinaw sa Bible, di ba? Lagi natin nadadaanan si Jesus ay Diyos. Jesus ay Diyos, ay Diyos. Hindi, tao lang siya. Heretic yun. Ngayon, pwede mong sabihin, ito po sabi sa Bible. Sabi sa Bible, siya ay Diyos, nagkatawan tao. Siya ay Diyos eh. Siya yung word, nagkatawan tao. Di ba dyan makikinig? Huwag ka matakot na sabihin sa kanya yung totoo. Amen? Pag lagi kang takot naman, anong aasahan mo? Ang heretic na tinatabi, lalo dito, pag isa, dalawa, sinabihan mo na, pag sinabi admonition, medyo mabigat na yan. Di ba? Ibig sabihin, parang sinasabi, ito lang ay sinabi sa Bible eh, maniniwala ka pa dyan. Di ba? Parang yung sa ano naman, yung tawag dito, translation na yan, di ba? Hindi naman sinasabi idol yun, hindi naman idol yung Nazareno eh. Ano ba ang idol? Bakal, kung ano man yan, basta hinugis mo image na sinasamba mo, yun ang idol. Hindi namin sinasamba, hinahalikan mo pa nga eh. Naguunahan pa nga kayo, pupunasan, tapos sinabi hindi, ginojo, hindi naman Diyos eh, ano lang, nire-represent lang yung Diyos. Yung Diyos ay spirito eh, paano yan? Okay? So ngayon, pag ayaw tanggapin, ano yung gagawin natin? Huwag mo nang awayin. Ibig sabihin, reject. Ibig sabihin, kumbaga soul winning, o sige po, sa iba na lang po akong gishare. Ganun. Reject mo na. Kasi either at that point, o talagang ayaw niya na talaga. So magandang ano to, napakaganda at practical na advice sa atin, na aral. Pag ayaw talaga, huwag mo, bayaan mo na siya. Okay? Eh paano kung kaibigan ko po yun? Hindi, magkaibigan ko sa ibang bagay, huwag doon. Kaya lagi sinasabi sa inyo, dapat wala kayong matalik na kaibigan na hindi mananampalataya. Kung gusto yung maging kaibigan talaga yon, share nyo, pag ayaw, kayo na mag-isip. Hindi nyo kailangan masyadong maraming kaibigan. Amen? Pwede kang maging kaibigan sa kanya. Magtulungan kayo sa school, huwag kayong pakopyaan. Ito, magano kayo, kasi magtatanong kayo, mayroong kausap din. Hindi mo kailangan maraming kaibigan. Pero again ha, sa context natin, ayun ang religious na totoong Bible lesson, truth, reject mo na, okay? So again, hindi nyo kailangan mong away. So bakit daw? Ito, binigyan tayo ng dahilan, bakit natin siya i-reject? Hindi dahil ano, sa iba kang pinanganak, katoliko ako, ikaw, Mormon, therefore hindi tayo pwedeng mag... Eh, parayo kasi mali yun, kaya maling example. So, Baptist ka kasi ikaw katoliko eh. So, hindi ganun. Katotohanan ang pag-usapan nyo. So, kaya sabi dito, bakit natin sila i-reject? Kasi sabi, knowing that he that is such yun, yung siya nga. Ano ba siya? Heretic siya eh. Pinagalitan mo na siya ng una, pangalawa, sinabi mo yung malinaw. Pag sinabi yung ano, subverted. Hindi natin masyadong ginagamit ito, pero sa kasalukuyang context, madalas yung sinasabi ang mga brainwash. Alam mo yung brainwash? Malinis ang utak nun. Hindi, ibig sabihin, talagang ano yan, si Kristo ay tao, tao lang ha. Parang sinasabi, hindi, tao lang. O sige po, tao lang. Ibig sabihin na ano na, naloko na at pag sinabi, mas maganda nga itong term na ito, subverted, ibig sabihin, parang nabaliktad. Baliktad na utak niya. Sa ganun lang, hindi pala sinabi reprobate necessarily, pero subverted. Ibig sabihin, parang na ginagamit yung minsan subverted sa ano eh. Natalo, kung ba, natalo sa gera. Marami nangyaring ganyan sa Europe, ganyan kasi. Kaya ang gulo pag-usapan yung Europe kasi ang hirap nang malaman kung sino yung original na ganyang tao, no? Kasi nga, nagbabago sila ng culture, depende sa kung sino nakasakop sa kanila. Ganyan yan eh. So, subverted, yan ang madalas ko na kikita dyan. Pag sinabi subverted, natalo ka na. Sa context natin, natalo na yung utak mo. Parang na-brainwash ka na. So, dapat daw malaman mong ganun. So, again, huwag ka magle-label, ha? Huwag ka agad magle-label. Kaya ata, even Baptist, eh. Ay, wala. Calvinist na yan. Wala na pag-asa yan. Tingnan mo nga muna. Kaya nga yung ginawa natin kay Bad, o kay Bad, ano. Tinignan ako. Anong pinagawa? Explain mo. Di nag-explain siya, o di... E di bilang mo na kung ano yung, alam mo na, common ano ng mga Zionist. Yun din na sinabi niya. Di tinanong ko, yun ba sinasabi sa Bible? Siya na yung nagbago ng topic. Kumbaga, nakita niya na
ay kailangan siyang tabauhin doon sa pinapaniniwalaan niya. Anyway, ganun din to, and seen it. Ang ganda nito, sabihin, pag ikaw ay sa usapan lang, ano yung madalas na kasalanan na ginagawa ng mga kausap natin? Sinungaling, di ba? Alam mo na yun, ramdam mo yun. Kung tinanong ka, sino nagsabi? Saan mo nabasa sa Bible yan? Eh, basta ako nasa Bible. O di, pakita mo sa akin, nabasa mo talaga? Ganong kalinaw? O nasaan? Eh, yung Bible natin yung mabuti, madali na i-search eh. Pag wala siya mapakita, alam mo, ramdam niya na yun, nagsisinungaling na siya. Ito po yun. Pag alam mo, ikaw yung nagsisinungaling, eh malamang, hindi ka tama. Ba't mo kailangan magsinungaling? Kung nasa tama ka. Okay? So, ganun lang kasimple ito. And seen it. Ibig sabihin, nagkakasal, niloloko ka na niya, niloloko ko yung sarili niya, niloloko ka. Tapos, kakausapin mo pa? Bigyan mo ng pagkakataon kung kaya. Diba? Kung makikita mo yung gustong maging honest eh. Iba yung kausap na, makikita mo yung kausap mo na, ang tawag dito, yung di niya iniisip yung sinasabi niya kung totoo o hindi. Basta ganun yun. No? Nasaan ba? Ay, basta ganun. Nakikita niyo yun? Pag ganun na yung kausap mo pa, hindi masayang yung oras mo, oras niya, reject mo na. Okay? Yan yung sinasabi to, being condemned of himself. Sa Tagalog, siya na mismo yung nagsasabi sa kanya na mali siya. Paano yung sabihin, mali ako? Hindi naman sinabi. Makikita mo yun. Aatras yun. Alam niya, pag yung nasabi mo, katotohanan kasi, parang yan nga, ating Hebrews 4:12, di ba? Matalim yan eh. Hindi ginamit mo yung salita ng Diyos. O, kunwari, yung yan, sa iglesia ni Manalo. O sabi dito, siya ay ano eh, siya ay Diyos, kasama siya ng Diyos, tapos nagkatawan tao, sabi mo, hindi siya Diyos. Ano siya dati, bago siya magkatawan tao? Mapapaganyan yan, di ba? Yun. So again, gusto ko sabihin dito, ngayon, pag makikita mo yung tao pag nagpakumbaba, sabi niya, ay, parang mali nga ako, parang tama ka nga eh. Aatlas naman niya, hindi niya ipipilit yung pag ganun, may pag-asa yun. Mas makakapenetrate yung katotohanan. Mas lalo mo siyang pwedeng masukan ng mas marami pang katotohanan. Pero pag ayaw daw, okay, saka na. Ganun lang. So, mangyayari ito ngayon, hindi ka madi-discourage as a soul winner, di ba? Kaya tinasabi sa atin ni Paul to, saka ng Panginoon, i-reject mo na yan, parang hindi ka madiscourage. Kasi pag naka-encounter ka ng unang, mag-soul winning ka, may 10 tao, yung unang dalawa, ni-reject ka. Yung 8 yan, wala na pag-asa rin yan. Hindi ganun. Mag-move on ka. At makikita mo, madalas yan ang nangyari sa atin. Arang last Sunday, ganun. Kaya tuwan-tuwa na si Brother Roger eh. Kasi nasampulan eh. May kasama na ako Amerikano, di pa kami tinanggap ha. Lalo na kung ako lang. Mga native lang. Anyway, nakuha niya yun. Ibig sabihin, tinanggihan, okay. Tinanggihan, okay. Mamaya, may okay na. So, ganun tayo. Hindi ka madi-discourage pag pina-follow mo yung prinsipyo na nasa Bible. Let's move. Actually, yun ang pinaka-main ano natin, no? Yung tatlong yan. Itong another 4 verses, may mga aral lang din dito. Isa-isay natin. Anyway, 12, sabi dyan, when I shall send Artemas unto thee, and Tychicus be diligent to come unto me, to Nicopolis, where I have determined there to winter. So again, letter lang to eh. So sinasabihan si Titus na meron siyang isisugo, okay? Yung Artemas na yan, isang beses na nabanggit sa Bible yan, dito lang. Si Tychicus, kilala nyo ba? Madalas yan, di ba? Sa Timothy. So anong aral dito? Ibig sabihin, katulong din si Paul, kung saan naaral natin sa Timothy, no? Na may mga katulong siya. Sabi lang dyan, sinusugo niya. Of course, yung mga sugo niya, ang business niyan, yung kanyang business din. Ibig sabihin, nagkakasundo yan. At syempre, entertain nyo. Yung lang gusto ko sabihin dyan. Kaya sabi dyan, be diligent to come unto me, Nicopolis. Obviously, si Titus daw ay parang papasundo niya. Okay? So, anong kinalaman nun? For I have determined there to winter. So, ibig sabihin, parang yung ating isa sa mga teaching na natin. Ibig sabihin, tulungan mo yung lingkod ng Diyos. Yung ba yun? Basta meron tayong ganun eh. And then, ito mga parang ano lang to. Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently that nothing be wanting unto them. Anong lesson dyan? Sinasabi lang ng isang tao
na abogado Zenas and then si Apollos on their journey diligently that nothing be wanting unto them. So, ibig sabihin lang, pag may, so, dalin daw, no, si Zenas, the lawyer. So, unang another lesson dyan, mga Kristiyano pala, hindi lang mga laging, ano, kasi sa church kasi pag tinignan mo, kahit sa amin dati, sa Diadem, pag sinerve yung mga tao doon, parang mga ordinary ang tao lahat. So, umpisa lang yun. Nakita nyo dito, meron silang abogado. Imposible ba yun? Ayan nga, yung abogado eh. At doon sa, kung nilang kakamay, sa Timothy rin yun, di ba? Yung household of Caesar. Di ba? Ibig sabihin, ay, hindi pala sa ano yun, Corinthians ata yun. So, but anyway, ang mga Kristiyano po, all walks of life yan. Amen? Later dito, baka hindi mo alam, meron tayong doktor, politiko, na totoo ha. Talagang statesman, hindi politiko, ewan ko lang. Mga doktor, di ba? Mga professional, mga lawyer. So, Apollos po, actually, mas sikat si Apollos, Apollos, no? So, sobrang sikat niya, nakumpara siya kay ano, eh, Peter, kaya kay Paul, eh. Alam niyo sa Corinthians naman, First Corinthians. So, ngayon, gusto lang sabihin dito that nothing be wanting unto them. So, tulungan mo sila. Amen? Parang ginawa nga natin last time, itong sina, ano, kaya tuwan-tuwa rin sila. Makita nila, sinusundo sila, di ba? Kasi nga naman, ang hirap mo, wala ka na mga telepono nga, pinahirap ko rin yung isa kasi nga, ang hirap ng nasa ibang bansa ka. So ngayon, magkapatid yan, magtulungan tayo. Amen? Ganun lang kasimple yung lesson dito. Kasi yung mga, itong mga likod ng Diyos yan, patravel-travel din yan. Eh. So may ginagampan na sila importanteng bagay, ikaw naman andyan na, tulungan mo na lang sila. Amen? Yun lang yun. Kaya ito na naman yung good works, no? And let ours also learn to maintain good works for necessary uses that they be not unfruitful. So ito namang ours na to, yung sinasabi dyan, yung mga tao, parang mga member yan eh. Ito mga member nyo daw, laging, parang last week nga, no? Last week, yung zeal of good works. Turuan mo yung mga tao na maglingkod. At hindi lang basta maglingkod. Kasi kung ngayon, tatamad-tamad yan, hinahayaan mo lang, di mo sinasabi mali yan. Di ba? Late-late lang, okay lang yan. Basta at least umaten. Hindi, dapat ituruan mo sila maging zealous. Ganon din dito. Eh sabi dyan, may good works na, i-maintain mo. Ang pangit nung nag-soul winning ka dati, once a month, okay na rin yun. Tapos sumisipag ka ngayon, twice a month na. Tapos biglang, ay, wala na naman. Dapat i-maintain yung sinasabi, i-maintain mo, okay na nga, maganda na nga yun eh. Ngayon, kung talagang sanay ka na mag-soul winning, tapos, anong gagawin mo? Hindi mo maintain. Okay, nasa na yung good works mo. Nawala na po, eh, dati na yun eh. Oo nga, dati, anong gagawin mo doon? Ibig sabihin, alam mo na kung paano, ano yung schedule mo eh. Di ba? Kahit saan yan, kahit sa business, kumikita ka dati ng ganun, ngayon ayaw mo ulit. Dada, tuloy-tuloy yun. Something's wrong pag ganun-ganun yan. Hindi ma-predict, di ba? So, ganun din tayo naman. Good works, dapat ganun na yan. Yung, active ka na umaaten. Pag nag-professional ka pa, lalo ka pang hindi aaten, ganun. Dapat sanay ka na, gigising ka na maaga, pag ano, Sunday, di ba? Sabado, kung meron tayong ministry, lagi naman. So, i-maintain mo na yun. Iba, bawasan yung dapat. Amen. Dapat lagi kang padagdag ng padagdag, hindi pabawas. Amen? I-maintain. For necessary use. Kasi nga, kailangan yan. Hindi naman yan. Kasi that day be not unfruitful. Ang isang tao daw na hindi maintain, unfruitful. Parang again, parang puno, hindi mo inalagaan. Dati na nagbubunga, hindi mo inalagaan. Hinayaan mo lang, hindi dinilig. Ayaw mo naman maging unfruitful yan. Amen? Ganon din tayo. Kaya lagi tayo din. Lagi. Aral, pray, aral, lingkod. Ganon lagi dito. Walang pahinga. Meron, gabi. Yun, magpahinga sa gabi. Hindi yung buong linggo. Gapahinga ka ano yun. Tapusin na natin. And all that are with me, salute thee, greet them. That love us in the faith, grace be with you. Ang dami pa nga nito eh, no? So una, all that are with me, salute thee. Ibig sabihin to, kasama ko yung mga, kasama ko na mahal kayo para tayo sa alala, di ba? So huwag niyo pakita na tayo iba, excited sa ano, excited sa nila, ikaw, wala kang pakialam. Sila lang. Hindi, ganun dapat. Mahal natin sila, ikaw din.
Hindi, taga San Mateo ako eh. Extend mo yung dapat kasama ka ng lingkod ng Diyos. Amen? Ano pa? Greet them that love us in the faith. Eh, parang yung hindi. Eh, siyempre, unahin natin yung mga nagmamahal sa atin. Amen? Ganun yun. Hindi masama yun na sabi, eh, wala ka, ako wala akong pinipili. Bakit? Dapat meron, yung tama. So, tayo ang inuuna natin, of course, yung mahal salita ng Diyos, yun ang mas, doon tayo nag-focus. Okay? Pero dito, grace be with you all. So, alam natin yung grace, again, sa kaligtasan, and then sa other things, kailangan pa rin natin ng biyaya ng Diyos. Amen? Grasya ng Diyos. So, dapat lahat yan, yun ang pagsinabi, grace be with you all, yun ang gusto mo magkaroon sila. Lagi, hanggat maaari. Yun ang pinapanalangin mo sa Diyos na magkaroon ng bawat isa sa atin. Amen? Yun dapat, hindi tayo mahilig sa gulo or something. Eh, puro na tayo, ano, puro grace, iba naman. Anyway, wala na akong maisip. So, anyway, pinaka-ano natin, ano yung title ulit natin ngayon? Avoid foolish questions. So, para mabilis yung learning natin, focus lang tayo sa mga mahalaga. Yung mga ibang bagay, bigyan natin na minsan ng panahon, pero mas unahin natin yung mga mas mahalaga. Amen? Amen. Paano malamang foolish? Eh, kung mga bagay na binigyan ng Diyos ng panahon, ng halaga, yun ang mahalaga. Yung mga bagay na hindi binigyan ng halaga, hindi mahalaga yun. Amen? Eh, medyo lang. Adi, medyo rin. Kaya ano yung mga mahalaga sa atin? Ito, Panginoon, panalangin, church, soul winning, aral ng salita ng Diyos, and then maglingkod. Yung paglilingkod, masyadong malawak nga yun eh. Paano ka maglilingkod? Soul winner ka, naglilingkod ka na. Amen? Palawakin mo pa kung may kailangan doon. Nakita mo naman na kailangan maglinis, kailangan magtumulong dito, magbuhat, maglinis, kung ano man yan. Kasama rin yun. Tulong-tulong na mag-alalay, mag-invite, kung ano man yan. Napakarami yan. So, di yan natatapos. Amen? Ang title natin ngayon, Avoid Foolish Question. Alamin mo yung foolish ay hindi. Okay? Aralin mo. Alam mo naman yan eh. Alam niyo yung mga bagay na kalokohan, di ba? Yan. Yung mga anak ko, doon ko lang inasanay. Oh, pinapanood mo. Natututo ka ba dyan? Opo, ano natutunan mo? Kalokohan. Ah, kalokohan yun. Huwag yan. Di ba? Yung mga bata misa, hindi maiwasan. Hindi. Misa, bigyan mo lang tayo eh. Bata yan eh. Pero sinasanay mo na ito, kalokohan, ito hindi. Ito yung profitable, ito yung hindi. Ito yung educational, ito yung hindi. Ito yung gusto ng Diyos, ito yung hindi. Okay, so yan, alamin natin yan. And then, practice natin. Amen? So let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa conclusion ng aming series, Panginoon. 6 weeks, I pray na pinagpala kami sa 3 chapters ng Titus. Nakita namin kung paano siya. Ayun yung lingkod, Panginoon. Actually, si Paul pa rin to, Lord. But I pray na nakita namin ang kanyang ang usap sa inyong lingkod din, sa Titus, I pray na ipattern namin ang aming sarili sa magandang gawain, be zealous also. At parte nun, Panginoon, ay talagang kailangan namin umiwas, Panginoon, ng isa sa mga style ng mga kalaban. Aming kalaban, Panginoon, ay puro kalokohan. At yung iba dyan, actually, kumikita pa, Panginoon, alam namin yan, sanlibutan, kung paano, halos lahat ng gawain nila, may kalokohan, kabastusan, kung ano man yan. Doon sila nag-try, but kami, Lord, iwasan namin yon, hindi namin kailangan maging part nun. Talagang iwasan namin. Even, lalo na pag dinadamay pa, Panginoon, yung salita. Kunwari, Bible, kunwari, batang utak, Panginoon, kalokohan. Nawa, ma-identify namin yung Panginoon, and then, iwasan na namin. At lalo kayong magkaroon ng time sa mga bagay na importante sa inyo. At totoong pulutan namin ang aral at magandang practice sa mga gawain. Kailangan po, Lord, again, ipalagi mga una sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.